is you love it. Yeah, love it. Shout out to your ating mackerel sardines na. Today is Saturday and Mr. Head is here. He's awake now and ready for breakfast. And looking forward to it enormously, as I always do. Oh, I know that. Okay, are you ready? Yes. Okay. Can you lift your legs up for me so I can turn the chair? Yep. That's it. Lift your legs up slowly, Tony. Do you know how to use this, right? You need to hold this down. Can you do that? That, yeah, that's it. Alright. It is really funny. Tony, what would you like for your breakfast? Well, what is it going? Well, we've got some cornflakes or a toast. Well, I think some cornflakes, please. Cornflakes? You want a cup of tea or coffee? A cup of tea. Okay. Kukuharan ko lang siya ng kanyang breakfast, guys. Cup of tea daw saka, ano, cornflakes. Tony, you need to take your antibiotic first. Dito tayo guys, kasi itatransfer ko lang tong cornflakes ni Lolo dito sa lagayan niya. Kasi kanina, nahulog ko siya. Kaya naging kalahati na lang yan kasi yung iba nandito na sa floor. Mag-grocery siguro kami ni Michael guys by Monday. Sa ngayon, wag muna. Kailangan ko siyang kuberan nitong cling film kasi hindi ko na matandaan saan ko nalagay yung takip. O nga pala, di ba bumili ako ng transfer aid ni Lolo? Hindi niya ginamit kanina, guys. So, minsan, nagagamit niya yun pag sinumpong siya ng kanyang katamaran minsan. Yung kahit na nakakatayo siya, tapos sinasabi niya na hindi siya nakakatayo. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo ng mga empty bottles na lalagyan ko ng water. Ano to eh? Galing to sa sparkling ano water ni Lolo kasi wala nang laman. So now, dahil sa Monday pa kami ni Michael mag grocery, tap water muna tapos ilagay ko siya sa ref para lumamig. Naiinom naman yung tap water ni Lolo dito guys. Wala tayong problema dyan. Kasi safe naman to. Guys, me and Lolo is here at the back garden kasi nauto ko siya. Sabi ko sa kanya, merong patay na squirrel na kailangan namin na pulutin. Pero sa totoo lang guys, ay mag-e-exercise lang kami. Walking like that, you know. Have you seen that dead squirrel, Tony? It's right there. Yeah. Yeah. We need to go and get it. Ano lang to guys, exercise pa kasi para humupa yung manas niya. Kasi lacks of ano activity si Lolo. It's a nice day today, Tony. It is a nice day. Yeah. Have you seen the squirrel? It's right there. Oh, you've done very well, you know? You love it. It's a nice day, isn't it? Guys, akyat tayo sa kwarto ni Lolo kasi aayusin ko yung kanyang kama.
Kasi kanina, sa sobrang busy ko, hindi ko siya naayos. Tapos, yung aayusin ko na siya guys, biglang dumating yung district nurse ni Lolo. Kasi tumawag ako sa doktor niya nung isang araw kasi I'm concerned about yung parang sore sa kanyang bottom. Yun pala guys, so i-check na kanyang district nurse, hindi pala siya bed sore, kundi moisture lesion lang daw. Nangyayari daw yan pag yung tumatay si Lolo or nagpupunas or naliligo tapos hindi na-dry ng maigi ba. Kaya daw nagkakaroon ng moisture lesion. So, pasensya na kayo kasi meron pang bowl dito kasi ginamit ko yan sa kaniya kanina. So, itabi natin to kasi akala ko hindi siya mag-shower. Nag-shower naman siya guys. Kaya ito, malinis pa naman yan. Pero, itatapon pa rin natin. So, now, itong kama niya, aayusin ko. Ayan siya, oh. Naked na naman yung kama ni Lolo. Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you. Ayan, labadami na naman si Inday Kim. So, ito, lahat ng to ay lalagay ko siya dyan. Wala kami ng damit ni Michael na labahin. Lahat puro kay Lolo. Tapos, ang dami ko rin na tikupin, guys. So, ganun yung buhay natin. Ito na lang yung gagamitin ko na biological laundry tablets from Waitrose. Ito yung gagamitin natin. Tapos, maglagay ako ng fabric conditioner. Ilagay ko lang siya ng mga 1 hour, guys. Ayan. Tapos ito, mga tiniklop ko yan dyan. Tapos, I think this one is dry. Oops, ano yun? Okay. Akala ko nasira yung washing. Okay naman siya, guys. Umandar naman. Alright guys, Lolo is very tired and he wants to go upstairs kasi doon siya manunood ng kanyang TV. So, that's what we need to do. Shout out to Engineer Berto. Take care. Oh, God bless you. Dito tayo guys kasi napabayaan ko na yung mga tiklopin ko dahil sa busy ako kay Lolo. But anyway, okay naman si Lolo, nanonood ng kanyang cartoons, guys. Oo nga pala, guys. Huwag na huwag kayo makikipag-argue sa alaga nyo na merong dementia. Kasi sila, para sa kanila, sila ay tama palagi. So, ang gagawin nyo, pagtingin nyo na safe naman sa kanila, pwede nyo silang sakyan. Pero pagtingin nyo na hindi safe sa kanila, mag-walk out na lang kayo. Tapos balik na lang kayo mamaya pag medyo nakarelax na sila. Kasi ganun sila, guys. Nakakalimot, eh. So, yun lang yung masama sa isang dementia. Yung ngayon, tingin mo hindi sila okay, tapos mamaya pagbalik mo, okay na sila. Pag yung alaga nyo naman, ayaw talaga maligo, guys. Ang gagawin nyo, dalhin nyo na lang yung water sa kanila, sa bed. Kasi minsan, kagaya ni Lolo, pag ayaw niya maligo talaga, kahit na anong gawin ko na pang-uuto sa kanya, ang ginagawa ko, nagdadala na lang ako ng palanggana guys na may maligamgam na tubig. Tapos bedbath, nakaupo siya sa may kama niya. Tapos doon ko siya pinapaliguan. Ganun. Kanina, nag-shower siya, himala. Good mood eh. Ganun lang yun. Pag good mood siya, yun, ginagawa ko na lahat ang gusto kong ipagawa sa kanya guys. Kasi minsan lang yun.
si Michael lang yung namamanipulate niya. Kasi ano siya eh, paawa effect kay Michael eh. Nagpapaawa kay Michael. Eh, si Michael kasi wala siyang background sa ano mga caregiver na mga trabaho. So ayun si Michael, konting iyak lang niya, ayun na, binibaby na ni Michael. Eh sa akin, hindi pwede yan guys. You need to be very firm, but kahit na firm kayo, dapat may respeto pa rin kayo sa kanya. Guys, tapos na ako na magtiklop ng mga bagong laba. Now ay magluluto na tayo kasi alas 5 na dito. Ang plano ko ay mag-fried rice ako, tapos si Lolo ay back to basic yung kanyang pagkain, guys. Hindi muna natin siya pagkakainin ng pagkain Pilipino kasi tumataba si Lolo. He needs to do some form of diet, guys, kasi walang activity si Lolo. But anyway, I will try my best for him to do something more for himself. Pero I can't guarantee that kasi si Lolo ay grumpy. So, wither-wither siya, guys. May time na kagaya kanina, lumabas siya, naglakad. May time na talagang, no, I'm not going anywhere. Ganun siya. So, ito yung kanin. Kahapon to, guys. Kaso nga lang, busog pa kasi daw si Michael kagabi. Kaya ayan, ang dami natira. So, gagawin ko tong fried rice para hindi siya masayang. You know what? Instead of having the mashed potato at saka yung salmon, guys, ito na lang, braised beef and mash na lang yung ipapakain natin kay Lolo. Guys, magluluto na ako ngayon ng ating bagoong fried rice. Meron tayong bagoong gisado. Ayan siya. Tapos, yung ating crispy chili and oil. Ayan, ihahalo natin yan sa fried rice. Tapos, meron din akong margarine, guys. Ayan. Masarap to isahog sa fried rice. So, kukunin ko na to sibuyas natin. Mamaya ko na lulutuin yung ano, ulam. Unahin ko lang to. Next naman guys is yung ating sardinas na merong sayote. Ay nako. Akala ko alas 8 ang uwi ni Michael. Ano pala guys? 7 o'clock. Sakto lang kasi alas 6 na dito.
Guys, luto na lahat yung dinner namin. So, ito na yung ating bagong fried rice with crispy chili oil. Ayan siya. Sobrang dami niya, diba? Tapos, ito naman yung fried spam. Ayan. At saka, yung ating mackerel sardines na ginisa ko siya with the sayote, kamatis, bawang, sibuyas, guys. Tapos, ayan, nag-decorate lang ako ng anyo, spring onion on top para magandang tingnan. So now, yung kay Lolo, I think, okay na siya. Ayan, I think okay na to, guys. Ouch, ang init! Ika lang, ha? Ang ibibigay ko sana sa kanya, guys, yung fried rice. Kaso nga lang, kailangan na mag-diet si Lolo. So, asan yung ano, yung scoop? Oh dear. Ah. Ito. So, yung mas potato kasi, guys, hindi siya ganun ka-heavy kaysa sa ano, compared sa rice. So, okay lang si Lolo nito. Favorite pa naman Lolo yung ano, fried rice. But anyway, ito na muna siya, guys. Tapos, pag medyo okay na siya, unti-unti ko na lang siya napakainin ng fried rice. Yung ano ba, yung minimal lang ba? Hindi yung buong plato talaga. So, ayan guys, yung kay Lolo. Iakit ko muna to sa kanya, ha? Guys, dito na si Michael. Bagong ligo. Ano to? Mackerel sardines with sayote. Spam sa kanyang fried rice. Hindi ko siya pinapakain hanggat hindi siya naliligo kasi galing siya sa ospital sa trabaho niya. Ito ang ulam ko kahapon. Pero hindi niya kinain kasi daw nagkakamay. Natural isda, ngungo lang. Salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso. Isip ko at inaaling ko na namimiss kita. Ibabaliw na naman. Sira na yung toalyo. Yay! Hay nako guys, sa wakas natapos din ako sa lahat ng aking gagawin aside sa maghugas ng plato. Bukas ko na hugasan yan guys kasi napapagod na talaga ako as in. Kailangan ko pang maligo tapos mag-edit ng video. Total ano naman, kami lang naman ito sa bahay. So I think plato, pwede na yan na bukas ko na hugasan. So paano pa yan guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to my YouTube channel. I'll see you again tomorrow guys. Bye bye.